Magandang araw sa inyo lahat. This is Mike Padua. Nagbabalik sa ating Tropical Weather Analysis. Ngayong araw po ng Lunes hanggang Miyerkules, Agosto 3 hanggang 5, 2020. At itong Tagalog version ay inahandog sa inyo ng Typhoon2000.com, ang unang website po sa Pilipinas ukol sa mga bagyo. Umpisa natin ang GraphSat. Ito yung kanina, alas 3 ng hapon, Lunes hanggang bukas po, Martes. Ito po natin, mayroon tayong dalawang bagyo nag-form. Kung i-recap natin, last weekend, nag-form nung Sabado si Dindo, which later became Hagupit, at si Sinlaco na tropical storm din yan. So August 1, nagsilabasan ang mga tropical cyclone, dalawa kaagad sa Pilipinas. Okay, dalawa kaagad sa Western Pacific and Asia. Just like para silang naka-quarantine at nagsilabasan nung August 1. At sa mga oras na ito, pawala na po si Sinlaco, naglandfall po sa may northern Vietnam, bigay po dyan ng mga grabing ulan at may mga kasamang hangin. Samantala, pinapalakas pa rin yung southwest monsoon, itong monsoon trough na kabit po dito sa dalawang weather system at magiging on and off po, occasional rains dito po sa may kanluran bahagi po o kanluran, dalampasigan po ng Ilocos region at dito rin po sa Batanes at Babuyong Group of Islands. Samantala, ito po si formerly tropical storm Dindo. Local name po yan. At nung lumakas po siya, kahapon, naging Hagupit na po siya. At kalalabas lang ng Philippine Air Responsibility kaninang umaga. At isa na po siyang typhoon dahil po lumabas yung kanyang eye. Papakita namin sa inyo in a short while. So, nagbibigay po ito ng stormy weather, particularly sa Eastern China, simula bukas. So, yan po ang time of landfall. Samantala, ang area po ng Mindanao, Central at Eastern Visayas, ay magiging may mga maulap at mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Dulot po yan ng trough. Nang isa na naman pong LPA, ito po si 93W, nasa mababa pa po ang tsansa na ito maging bagyo. Para sa mga computer models, pagtahak po malapit sa Mindanao, baka malusaw na po ito. At magiging parte lang po ng mga kaulapan dito sa may katimugan bahagi po ng Pilipinas. So, yan po ang latest dito po sa mga weather systems. At antabayan po ninyo ang latest sa typhoon2000.com at sa ating Facebook page. At punta bisita lang po kayo sa Facebook page natin, www.mrtyphoon.com. Okay, now, ito po yung fast animation. Sa mga oras na ito, yan po, maglalandfall na po. Early morning bukas dito po sa may Eastern China. At yan po yung hinahatak niyang habagat, bibigay po ng mga paulan on and off dito sa may Batanes, Babuyan at kanluran bahagi po ng Ilocos region sa may offshore areas or coastal areas, may mga hangin po dyan tulad po ng habagat. Samantala, dito po sa may Mindanao, ito po mga ulap na ito ay influence po ito ng trough o extension ng isa na naman pong LPA sa may South Philippine Sea. Now, ito po yung ating ito po ang ating global models, okay, dito sa bagyong si Hagupit. So, they all agree na ito pong system na ito maglalandfall po sa may Eastern China. So, affectado rin po ang Shanghai pagdaan yan po within the next 36 hours. And continue natin yung ating windy.com zoom in satellite animation. Ito po yung infrared dahil gabi po sa mga oras na ito. Ayan po, yung maliit po ng mga thunderstorms sa Luzon. Dito rin po, siguro nag-decay na po dito. Kanina may mga thunderstorms dyan sa may area po ng Visayas, Sulu, Archipelago, at Mindanao. So far, wala pa rin pong pagbabago. So far, wala pa rin mga tropical cyclones na inaasahan sa sunod na 5 hanggang 10 araw base po sa computer models. Okay? And bago tayong paalam, ito yung 2-day rain pressure at wind forecast from ECMWF, courtesy of windy.com. So, kita po natin, bukas po ng hapon, inaasahan po mga possible na kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagulog at pagkidlat, lalo sa may Ilocos region, sa may kanluran bahagi po ng Pangasinan, and kanluran bahagi po ng Zambales, at dito rin po sa Mindanao, medyo maulan, kalat-kalat dahil po sa pagdaan po nung isang mahinang LPA. Samantala, ito na po yung remnants ng bagyong si Hagupit na sa may Eastern China na po yan. Malapit po sa area po ng Shanghai. At ito naman po yung hinikayat ng habagat
mukhang hihinaan po yan in the next few days pag wala pong kapalit na LPA. Itong LPA po dito ay inaasahan pong malulusaw po sunod na 24 hanggang 30 size oras. Okay, so that's it. Yan po ang ating latest mula sa typhoon2000.com. Ito si Mike Padog, papaalam. Ingat po tayong lahat at maraming salamat po sa pagpunod nyo ng ating YouTube channel.